Hello students, I'm your teacher Jahzeel, your teacher in science. So for today's video lesson students, I will discuss about how inferring how black and colored objects affect ability to absorb light. So yan. So dito ninyo malalaman students, pag ba nagsusuot kayo ng decolor or ng white, ano yung mga possible na mangyari when it comes to absorbing the heat. Naimitan ba kayo or hindi? Okay? So, malalaman natin yan dito sa ating video lesson. So, at the end of the lesson, the learner must meet the following objectives. First, describe how materials absorb and reflect light. Second, describe the characteristic and infer how white or colored materials reflect light. And thus, describe the characteristic and infer how black materials absorb light. So, absorption and reflections of light. So, visible light can be absorbed or reflected. So, yung tinutukoy na visible light is the sun. There are materials that absorb light while some reflected it. So, kung mapapansin ninyo, minsan ng init, kahit ang ganda ng suot ninyo, and nakadepende pala yan sa kulay. So, tingnan natin kung it is light or dark colored. Ano yung ibig sabihin? And absorption, student, is the capture of light as it hits a surface. So, kina-capture niya, ina-absorb niya yung light once na na-hit niya or nagkaroon siya ng connection with the surface or dun sa materials na yon. While the reflection, it is the bouncing of light as it hits a surface. So, pag sinabing bouncing, bumabalik lang din. So, hindi niya na-absorb. Okay? So, yun yung kabaliktaran. So, the color of an object is its reflected light. All other colors of light are absorbed pala. So, for example, student, if you see a blue object, it means that the color blue is reflected. Kasi yun yung nakita ninyo. That's why it reflected sa inyong mga mata na it's color blue. While the rest of the colors of light are absorbed by the object. So yung hindi nyo na nakita na part na parang hindi blue sa inyong paningin, they are called the absorbed color. So kung napapansin ninyo, yan, meron tayo dyan. The blue color is reflected from the light while the light color is absorbed by the objects. So, ganun pala yun, no, students? Okay. White is the presence of the combination of all colors. Nakikita nyo naman na yung white ay kahit anong ilagay nyo dyan, halimbawa, there is a color red, blue, or something, nakikita nyo, there is a presence of combination. While, kapag kayo ay naglagay ng inyong mga colors sa color black, it is the absence of all the colors. Kasi hindi nyo mapapansin or hindi nyo madidistinguish where is the color blue, the red, or just something like that. Black lang yung nakikita nyo. That's why it is called the absence of all the colors. While white is the presence of the combination of all the colors. Yan, ano ba nangyayari? If you're going to wear a white shirt, students, it reflects all the colors of the light. Ano lang niya yan? I-re-reflect lang niya yan. Halimbawa, may kulay isang makita or ano, i-re-reflect lang niya yan. Kung ano yung kulay na makikita ninyo, yun lang din yung makikita or parang yun lang din yung nag-reflect na color. While, kapag ang suot nyo naman, student, a black shirt does not reflect any color. So, all the colors of the light are absorbed. So, kung mapapansin ninyo, yung color na ganyan, di ba, students kayo, minsan, pag kayo ay nagsusuot ng color black, di ba, ang init-init. Kahit anong gawin, minsan, ang init. Kasi, yung init po or yung light na tumatama sa kanya is ina-absorb niya. Okay? So, halimbawa, kung malamig naman, hindi niya ia-absorb yan. Kasi, lamig na yon. So, dito lang tayo sa light lang. Okay? Black is the absence of all the colors. So, black absorbs the most heat
because it absorbs the most light. Yun, mas most light lang. The more light absorbed, the more heat absorbed. While white is the presence of all the colors. So, white absorbs little to no light. So, kapag medyo light naman yung suot ninyo, students, di ba parang ang presko naman sa inyo? Parang ang ganda ng pakiramdam ninyo, parang mahangin pa din. Kasi po, ang light or yung color white ay hindi niya or absorbs little to no light. Parang hindi niya papansinin yun. I-re-reflect lang yan lang. The less light absorbed, the less heat absorbed. Mas less yung color, mas hindi niya i-absorb. Pero kapag black yan, i-absorb niya lahat. Okay? For this summary, students, ayan. The colors of light can be absorbed or reflected by an object. Black is the absence of all the colors reflected, which means the absorption of all the colors of light. The more color of an object, or yung suot natin, or kaya kahit sa ibang mga materials natin, the more heat it absorbs. Kapag white naman ang inyong suot, is the presence of all the colors reflected, which means little to no absorption of colors of light. The less color of an object absorbs, the less heat it absorbs. Kaya students, di ba mapapansin ninyo, kapag tayo ay nasa beach, pero pwera na lang sa mga mahilig mag-black dyan, ha? So, kapag tayo nagsusuot, mas sa beach, mas gusto natin yung light. Parang ang presko-presko kahit sobrang init. Pero once na magsuot tayo ng parang medyo dark na color, up to black color, di ba yung feeling naman natin is very uncomfortable naman, kumilos. Kasi sobrang init na init tayo sa sarili natin. Kasi nga, pag medyo dark to black ang ating sinusuot, ina-absorb niya yung init. Pero kapag light naman yung suot natin, so less lang or no absorption yung ginagawa nila, ire-reflect lang yung init na tinatanggap natin. Kaya, ayos lang na medyo light. So kapag siguro kapag medyo malamig, suot tayo ng black. Okay? So para mas, ano natin, hindi natin masyadong mas dama yung lamig pagkagat. Okay? Wala na. So, thank you for attending, students. And I hope alam na ninyo kung anong isusuot ninyo kapag mainit at malamig na panahon. Ayan. Magsuot kayo ng mga mainit. Magsuot kayo ng mga light kapag medyo tag-araw tayo pag summer days. While kapag rainy days, magsuot tayo ng mga dark. Parang medyo ano naman, mainitan tayo ng konti. Okay, so again, thank you for attending. I hope to see you on my next video lesson. And again, thank you for attending and happy learning, students.